Hello everyone! Well, today I decided to make another vlog. So today, magluluto tayo ng spicy chicken curry. First, we will need a chopped onion. Tapos, lagyan lang natin ng konting oil para isaute. Yan, halu-haluin lang natin yung ating onion. Of course, we need garlic. Isang buong bawang. My technique sa pag-alis ng balat ng bawang is ito, ganito. Pinupuktok ko muna siya para makuha ko yung kanyang balat. Ayan, as you can see, ang bilis lang matanggal ng balat sa bawang. Ganyan. Yan, hugasin lang natin just to make sure na malinis ang ating mga ingredients bago natin dikdikin ulit. Alright, pwede na natin dikdikin ulit para maging pino. Yan, tapos na. Isang buong bawang po yan. So, natutunan ko tong itong curry na to dito yung mga kasamahan kong Indiano. So, I decided to make my own version of it. Yan, kailangan natin ng sili. Dalawang sili yung gamit ko. Dalawang klase. Isang mahaba, yan, I slice it. At isang medyo maliit. As you can see, nagbo-brown na yung ating onions. So, it's about time to put our garlic. Ayan. Yung chicken natin, lagyan natin ng turmeric powder at red chili powder. Lagyan natin yung chili, green chili, para maging spicy yung ating chicken curry. Meanwhile, nag-iinit ako ng tubig para sa ating white rice. Lagyan natin ng isang lemon juice ang ating chicken. Isang lemon juice. Yung ating ininit ng tubig is lagyan natin ng 1.5 tablespoon of salt and of course cooking oil. Magluluto ng rice ay parang magluluto ng macaroni. Now it's about time to put our chicken. Yes! And for our spices, we're gonna need mixed spices, cumin powder, Maggi cubes, and salt. Actually, nilalagyan ko to ng curry leaves, pero since hindi available, yun na lang. Ayan, kumukulo na ang ating tubig, so ilalagay na natin yung ating binabad na kanin. Meanwhile, yung ating chicken ay takpan muna natin at hinaan natin yung apoy because hindi natin ito lalagyan ng kahit anong liquid ingredients. Ayan lang nating mag-extract yung kanyang sariling juice para maluto ang chicken. Tingnan natin yung ating kanin. And since matigas pa, we need to cook it for 1 to 2 more minutes. Yan, okay na at dalain natin yung kanin. Buhos.
at hinaan natin yung apoy kasi babalik pa natin yung ating kanin para ma-in-in sa ating cauldron. You can see yung ating chicken ay naglalabas na ng kanyang sariling juice. Yan, walang tubig yan, pero naglalabas siya ng kanyang sariling juice para maluto. Kasi hindi na tayo maglalagay ng tubig or any liquid ingredients para maluto ang ating chicken. We all need to slow our fire. Takbo lang natin para maluto.